We've seen this. Ginamit din to kanina ng LPE. Hawak ito ni Aspect kanina. Nakita natin on how he fully utilizes. Gonna be the case as well for Archangel dito. At ang hawak nito ay si Saksa. Si Saksa, of course, one of his favorites. Team ng LPE. Wag na nating patagalin pa. Sumigaw na si Ate Announcer. Here we go. The final series for today. LPE versus Archangel. Kaninong pakpak ang mas mataas ang lipad, Rob Luna? Yon ang ating aalamin dito, Manjin. As this match, sabi nga natin kanila, probably gonna be a very emotional. Pero iba yung Matilda style nila dito. Ah. Earlier, ginamit nila to against Teamwork as a tank support. Wherein, ang gumagamit ito si Yami or rather si Boy Joy. Hindi ako nagkakamali, yung kanyang IGN here on the main qualifiers. So far dito, Manjin, ang magiging setup natin for the early game, medyo magiging slow ang pace. Most likely, wala tayong masyadong makikita ang mga jungle invades. So both of these junglers will be securing their own buff. But meanwhile, on the top lane, that rotation from Ryota, or rather from Archangel killing Ryota on the process. Actually, Rob Luna, nakakasabi mo lang na slow pace sana yung laban natin. Pero sabi ni Escalera, teka lang Kuya Rob, papabilisin ko. That is a Matilda mid ngayon na nakikita natin sa kamay ni Escalera with the Impure Rage, utilizing the ability to go and gank a hero in the top lane, getting one kill in the top. Ibig sabihin dito, may onting kalamangan na ang Hayabusa. Meanwhile, Joy Boy comes in with the Spiral Strangling para mag-survive siya, pero mukhang hindi magiging sapat. LPE with the same plan, Kuya Rob. Yes, same plan in doon sa may bottom lane. So, well, so far dito, Manjin, ang mangyayari dito is that LPE might actually try to secure the first turtle as they are already around the turtle pit right now. Mukhang hindi yata ready ngayon dito ang Archangel. Mukhang mabibigla ata ang Archangel dito. Pumasok na yung Sickling Eagle natin. Escalera, Saksha Jago, may Summon Force doon sa manaloob. Saksha Jago with the T, the Torn Apart Memory. Pero yun, dalawa sa dalawa kagad ang magkakabigayan. Tatlong heroes ang natila sa dalawang kupunan. Pero sinong mananalo sa trade? Yung team na makakuha ng turtle. At mukhang yon ang AA. Naku, mukhang hindi. Tabla talaga. Tabla yon. At tingin ko, lumamang din yung LPE. Because yung dalawang dam, ang ganda ng trade-off dito ng Archangel. Ginaw nila kagad yung turtle. Ginaw nila yung turtle, pero hindi yun daw yon ibibigay ng LPE. Sino makakuha ngayon? Retribution para kay Saksha Jago. Meanwhile, sina Aspect ay nandito. Makakuha ng isang kill si Paul dito as Arbs will fall down. LPE, nice choice na wag ibigay yung turtle, pero it was too late. Yes, it akasa na gusto nila. Yun talaga yon, ganun talaga yon. And meanwhile, dito sa baba, ito sila Ryota and sila Fall. Talaga may iwan lang silang dalawa dito wherein naghihintay lang sila ng mga sa mga pupunta ng mga members nila rito. Pero look at that, Orbs will be taken down. Mas masakit ang kuryente, of course, ng isang Brody sa umpisa laban sa Eudora, at mukha kasing mas marami siyang mobility. Saksha Jago with 3 assists right now, giving Team Archangel the opportunity to take more tempo in this matchup and will probably go in the bottom side. There you go. Kalahati na ang buhay ng tower dito. Ryota will try to defend the tower. Getting the wagon dito. Pero nako, siya lang mag-isa, Rob Luna, at hindi niya kinaya. Mukhang libreng tore na makukuha ng Archangel dito sa baba. Libreng tore, libreng Benedetta rin as well for now. Dito yung reinforcement coming from LPE. Ang lupit noon dahil nakaabang agad si Escalera. Hindi ka pwedeng tumambay dyan dahil sila pa nakakuha ng pick-off. Masyado nilang nakita, Rob Luna, at nahalata na didepensa doon ang LPE. Kitang-kita nila yon, and transition kagad sila just right after the turret, just right after killing Bimo. Nga nila na mahulog sa trap yung LPE. Oo. Parang ganyan. Nako, si Bimo ang next target. There you go. Ultimate para Silvana. That was a good pick-off doon. Nasaktuhan niya yung Imperial Justice with the Shunpo, and that's gonna be the end of Bimo. Look at the positioning dito ng tank support dito ng Archangel. Kitang-kita nila, they were really expecting na mag-defend dito so may top lane si Ryota. That's the reason bakit nakaabang agad doon si Joy Boy. And Escalera into the mid lane. Siya yata ang gagawin ngayon dito ng LPE. Pero masyadong mabilis ata sa Escalera dito. May wings, pare. Hindi maabol. Sumirkling Eagle, pangapan laban. Oh no! Escalera, sinubukan na lang ang pinaka-the best niya. Pinaka-na-best pa para mabuhay doon sa laban na yon. Pero sabi dito ni Joy Boy, kami naman with counter go. Napakagandang Imperial Justice mula dito. 19K to 15K sa by Chuk-Chak Jeneline mula kay Ninja Kila. Dalawa ang nawala sa LPE.
dalawa ang nawala, at that's all because of the shadow kill dito na magagaling from Ninja Killa. So far, look at the itemization dito ngayon ng ating Hayabusa. Buo na yung BOD for 6 minutes. Mabilis yan, Manjin. Oo, bilang isang Hayabusa player, tama ba, Rob Luna? Yes. Napakabilis niyan. Actually, maraming makakarelate na Hayabusa na kapag nabuo mo yan ng like, less than 7, natapos, meron ka pang Raptors machete, meron ka pang boots. Ibig sabihin, A-OK ang farm mo. A-OK talaga. There are actually two choices na pwede mong gawin dito. You could definitely go for like a Hepta C. Pero kasi, they are on the lead. Alam nila dito sa sarili nila for Archangel that they could be able to pull off yung mga risky items. Or rather, mga greedy items. Kasi it will definitely pay off para sa kanila going into late game. Yeah. Ngayon, lalong lumulobo ngayon ang labang dito ng Archangel. That was almost... Ala 4 bar set, bago yung punchline. And ngayon, ang nagiging dilemma ng LPE dito is that sila yung nabibait ng todo. Binibait sila ni Escalera to the point hindi nila mapatay. Mukhang eto na naman, nakuha na yung turtle. At ayun na yung Zaman Force out ni Jake the Dog. Pero Escalera with the Circling Eagle. Pero napakasakit, Kuya Eddie, nung thunder-thunder ng Eudora. Pero walang mamamatay sa side ng Archangel. Si dahil Ninja Killa. Si Ninja Killa pala ang the ultimate misdirection para dito sa side ng Archangel. Misdirection nga. Kung iisipin mo yun, apat lang silang lumaban doon sa may top lane. Meanwhile, itong Hayabusa na ito was taking its time na magbasag dito sa ibaba. Slowly but surely, LPE, they're being choked out ngayon dito ng mga resources. Hindi na sila makalabas basta-basta dito sa kanilang base. As Escalera looking on Ryota right now, nako, delikado ngayon dito ang estado ng LPE. Delikado nga talaga dahil unti-unti ng paangat yung kalamangan ng Archangel. 11 to... Tanong kung paano pa kaya kung lima na sila dahil ito na yon, Manjin. Wala yung lapo-lapo dito pero kaya nilang pumalag dito sa LPE. Pero walang mangyayari, Rob Luna, dahil nga nakikita ata ng LPE yung lapo-lapo doon sa baba. Yon. At ay di nila i-risk talaga yon, Manjin, na lumaban. Sabihin na natin manalo sila doon sa team fight that, pero mapoprolong yun. Posibleng mabasagan sila ng base turret doon sa baba. Look at sa kanilang base at makapush sila dahil sa ngayon, isa pa lang ang top. You need to clear the waves for you to really farm out at makabawi dito sa deficit na meron ngayon kayo. Let's see what's the next plan ngayon for LPE kasi mukhang natuto na sila. Hindi na sila masyadong nagpapapain. The first lord. Napakalupit dito ng positioning ni Escalera, pare koy. And kung titignan mo yung kanyang score dito, 1-6. More than 60% kill participation para dito kay Escalera. Mukha, akala lang natin, hindi natin siya napapansin. Pero siya lagi nagsisimula ng laban. Matilda pa yan. Kumbaga, iniikutan niya eh. Talaga with the Circling Eagle, is actually providing a lot of damage. Even mobility with the Guiding Wind. So ngayon dito, delikado si Bimo. Nako, Bimo, napamali ata ng pwesto. Pero Bimo ay makakawala dito. LPE now on the defensive side ng ating laban. The Lord will march towards the bottom lane. Malambot pa itong Lord na to, Rob Luna. Kaya bang depensahan ng LPE kaya? I think kayang-kaya pa rin naman depensahan. They still have the damage dito, Manjin. And this is still a level 1 Lord. Pero ang magiging catch dito is matchochoke out sila ngayon. Maiipit na sila ngayon dito. And look at that! They were able to defend here all the mega creeps dito na manggagaling from Archangel. Pero ang problema kasi dito, Manjin, sakit. Mahihirapan silang lumabas na right at this point. Nahihirapan din silang umatake kasi kung titignan mo yung first kill ni Escalera, pare. Mm-hmm. Yung mga maliliit na, ano ba yan, yung mga ayan, oh. Soul Bloom. Mga paru-parong bukid. Oo, yung Soul Bloom. Ang sakit na. Ang sakit talaga niyan. And this is a farm Matilda as well. Even naka-impure rage siya dito, masakit pa rin yung damage. Mukhang itong Tori sa ibaba, Manjin, mababasag na yata. Basag na nga, tapos nag-circling eagle pa si Escalera, pero kung siya ang unang mawawala sa side ng AA habang napalaban pa ngayon. Sinalabu-labu Fall ang makakuha ng isang kill dito. Bimo, 30 seconds sa kanyang death timer as Fall and company will just back away. Rob Luna, 4-on-5 laban na naman ang nangyari doon sa baba. 4-on-5 nga. And I was really thinking na mababack off na doon yung Archangel, but they had the opportunity na basagin pa yung base turret doon sa baba. So LPE now struggling here, mga kaibigan, on the defensive. Ika nga, this is a 10,000 lead. Eh, hindi sila pwedeng matalo dito. Hindi talaga. Walang team na magbibigay dito, Manjin. Kasi pangarap ang pinaglalabanan nila dito. Pangarap, ladies and gentlemen. Marami ang nangangarap na mapunta dito. And ngayon, Archangel, ito na ang kanilang pang-apat na pagkakataon
kung ibubuo mo LPE right now, hindi nagpapakita. Ito na yung tinatawag natin, Rob Luna, na the freezing of the lane. Freeze of the lane. Ang ibig sabihin dito ni Manjin is hindi na muna na magpo-push dito ang Archangel. Hinihintay lang nila na maging aggressive dito ang LPE. Hinihintay lang nila na may parang humiwalay doon sa groupings dito ngayon ng LPA, and potentially if they could be able to take at least one members here from LPA, they could potentially push and finish the game. Yeah. Nag-iintayan na lang dito na mukhang sinisimula na ngayon dito ng Archangel. Hiwalay dito si Ninja Killa. So delikado to para sa side ngayon dito ng LPE. Hindi nila to pwedeng iwanan itong Hayabusa na to. Regardless na makuha or ma-steal nila tong Lord, this is a Hayabusa with the BOD. May damage to. That's one of the reason na hindi nila i-contest to, Manjin. Hindi sila confident na kaya nilang sumabay ngayon sa Archangel. Napakahirap ngayon, ladies and gentlemen, ang buhay ng LPE. Archangel with, of course, Ninja Killa now having the Malefic Roar. So, trade. Yes. Kumbaga, kailangan makakuha sila lagi ng favorable trade. And they are really sabay-sabay ang mga minion para hindi sila agad-agad mabasagan dito. Dahil sabi nila dito, kailangan na natin pumasok. Nagtanong na sa Escalera kung kaya nyo ba to. 16,000 ang HP ngayon. Ang Lord, napagamit na ng Zaman Force. Ryota will fall low at mukhang magbabak na. The Lord will fall down. Can Archangel take a push? Can Archangel go for the GG push? Can they go for the GG base? Here we go. Ayun na yung laban. Ryota nag-initiate. Pero Ninja Killa coming in. Tinamaan siya dito ng Ball of Lightning. Bimo nandito pa rin. Bimo wala na siyang masisipa ngayon. Dahil kalahati na ang buhay ng base. Ayun ang mga Lightning. At tapos ang gera. Archangel will take game number one. Archangel one win away to securing their slot here on the MPL. Pero Manjin, on the previous series, sa mga iba pa na, sa mga previous dating mga series here on the main qualifiers,